Nagkikrave ba kayo ngayon sa tortang pork giniling? Tara, isunod na natin tong lutuin at alamin din natin kung ano nga ba ang kinalaman ni Napoleon Bonaparte sa kaysaysayan ng recipe natin ngayon. Narito ang mga sangkap ng tortang pork giniling. Unahin natin ang patatas. Balatan lang natin ito at hiwain lang natin sa maliliit. Next ang carrots. Ganun din, hiwain lang din natin sa maliliit. Sunod naman natin ang green at red bell pepper. Tulad ng patatas at carrots, hiwain lang natin ito ng maliliit. Magkahit na din tayo ng sibuyas at bawang. Ngayon naman, simulan na natin ang paggisa. Maglagay lang tayo ng mantika sa kawali. At isunod na natin ang bawang, sibuyas, at ilagay na natin ang ating pork giniling. Haluin lang natin ito. Lagyan natin ng durog ng paminta. At isunod na natin ilagay ang 2 tablespoon na patis. Hayaan lang natin muna ito at takpan muna natin ang kawali hanggang 5 minutes. After nito, ilagay na natin ang patatas. Ganun din ang carrots. At maglagay na rin tayo dito ng dahon ng laurel. Haluin lang ulit natin ito ng mabuti. Ngayon naman, pwede na natin isunod ilagay ang red and green bell pepper. Takpan lang ulit natin ito ng 2 minutes. After nito, ayan, luto na. Pwede na natin patayin ang apoy sa ating kalan at ilipat muna natin ang ginisa nating pork giniling sa isang malinis na lalagyan. Tanggalin lang din muna natin ang mga dahon ng laurel at itabi lang muna ito hanggang sa lumamig. Ang tortang pork giniling ay isang lutuin na may kasamang binating itlog at iniluluto sa kawali at mantika. Tulad din ng tortang tuna at ang paborito ng karamihan ang tortang talong at marami pang iba. Ito ang versyon ng mga Pinoy sa lutong omelette. Pero paano at saan nga ba nagsimula ang lutong omelette? Ang omelette ay isang salitang French at ito din ang unang salitang ginamit sa isang French cooking publication, Cuisine Bourgeoisie, noong late 17th century. Pero noong 14th century, alumette umano ang tawag sa lutong ito. Maraming bersyon ng lutong omelette sa iba't ibang bansa. Ang Romans ay kilala sa paggamit ng itlog at gatas sa kanilang mga lutuin. Tulad sa Pilipinas, tortang talong ang paborito, omurice sa Japan, Persian omelette o kukusabsi naman sa Iran. Pero ang pinakamalaking paniniwala kung paano talaga nagsimula ang omelette ay noong unang matikman ito ni Emperor Napoleon Bonaparte kasama ng kanyang mga sundalo. Omelette umano ay sinerve sa kanila ng isang lokal sa bayan kung saan sila naglalakbay. Sobrang nagustuhan umano ito ni Napoleon at ipinag-utos na ipaluto kinabukasan ang lahat ng mga itlog sa bayan para makagawa ng napakalaking omelette para sa kanyang mga sundalo. At kung totoo man ito o isang myth lang, dito pa din nagsimula ang naging taunang festival sa Vizier, France na tinatawag na Giant Omelette Festival. At kapag malamig na ating ginisang pork giniling, isunod na natin ilagay ang iba pa nating mga sangkap. Lagyan natin ito ng 2 itlog. Pwede din kayo magdagdag pa ng itlog kung sa tingin nyo kulang ang 2 lang.
Lagyan din natin ito ng asin, depende sa inyong panlasa. Isunod natin ang 1 cup na harina. Ginagamitan ko pala ito ng strainer para mas maging pino ang harina at masala ang maliliit na dumi at mga buo-buong part nito. Haluin lang natin ito na maayos. At lagyan na din natin ito ng paminta. Ngayon naman, simulan na natin ang pagpiprito. Magpainit lang tayo ng mantika sa kawali. After nito, gamit ang sandok o malaking kutsara, iprito na natin ito. Mas maganda kung maliit lang at hindi ganun kakapal para mas marami tayong mailuto. After 2 to 3 minutes o hanggang maging golden brown na, ay pwede na natin itong baliktarin. At kapag luto na ang magkabilang side, okay na ito at pwede na nating hanguin sa kawali at ilagay natin sa plato o lalagyan na may paper towel para madrain pa ang iba pang mantika. Ulit-ulit lang natin itong gawin hanggang sa maubos natin lahat. Ito na ang ating tortang pork giniling. At mas masarap ito kung isasawsaw natin sa sweet and sour sauce. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang iniluto natin, mag-subscribe lang po kayo dito sa Sangkap at click nyo na rin ang notification bell para makatanggap ng mga updated recipe video pa natin.